guys. So, ito yung part ko ng restoration natin. So, kahapon, nalinis ko na ito. Nalinis ko na. Medyo may konti pa, pero mas maganda ng siyang kalipitin. Hindi siya masyadong marumi. So, today, tatanggalin natin yung AGR. Yan, para makakuha tayo ng performance. Tapos, try natin ilagay yung ignition coil tsaka yung CDI para maayos ko na to. Wala naman masyadong kailangan gawin dito kasi okay naman siya technically. So, para magamit na natin. So, afternoon, kakalasing ko na lang to siguro pag nagawa. Natapos ko na yung sa likod. Kakalasing ko na to. Ayusin ko yung mga konting basan. Ayan, mga minor lang naman. So, ayun. So, for now, tanggalin ko muna yung tambucho. Tapos, check natin. So, makita nyo na, medyo bulok na tong tambucho. Iniisip kong order pa ako ng performance pipe. Kaso medyo mali. Nasa mga $170 or $150. So, I'm gonna try kung pwede pa siya. So guys, ito yung itsura ng pipe natin. So, mukhang okay pa naman. Ito yung isisin ko lang tapos iraras converter natin. Tignan natin kung tama yung nabili ko ng spark plug. So, base itsura naman niya, mukhang okay naman yung sunog niya. Silicone gasket. Tsaka ito medyo iningatan ko kasi wala rin akong gasket nito. So papalitan ko yung red valve ng hindi pinapalitan yung gasket. So ingatan ko. Trivia lang guys, kahit alam kong wala namang may pake. So kung hindi ako nagkakamali, pang-apat ko na to na 2-stroke na motor na scooter. So yung una nagkaroon ako ng DU2 SR, so binigay yun ang stepdad ko. Pangalawa, nagkaroon din kami ng ganito, yung Jet 100. Pero hindi ganito yung headlight niya, pero basically the same. Tapos nagkaroon ako ng Kimco Top Boy 100cc 2-stroke. Tapos ito. Yeah. So paano naman ako natuto magkalikot ng mga ganito? Mga year or
11 or 10 years ago, yung friend ko, si Kuya Jay at saka si Kuya Aris, nagtayo sila ng motorcycle shop sa Las Piñas. So, lagi ako nakatambay dun. Wala kaming ginawa kundi magkalkal ng motor. So, dun ako natuto. Yun. Yun lang. That's yung from the Philippines. May dala akong, I think, 5 rig. So, this is the last pack. Kaya gagawin ko, kakabit ko tong carbon fiber rig valves, tapos ilawan ko na lang dito ng malakas. Sisilipin ko sa loob para kumising ako. So I can test everything that I did kung okay, yeah. So ayan. CDI. So this is a GY6 CDI, no limit. So let's see. Kung plug and play. This is the old CDI. So not sure if this is the original, pero mukhang original pa. So we're gonna try this one. No RPM limit. Research ko kung ano yung mga pins na kailangan kong palitan para mapagana ko siya. Tapos okay na yung motor. Maandar na siya ulit. Nakabit ko na yung tambucho. Na-testing ko na siya kaso may isa akong problema. Merong rattling noise sa loob pagka nag-accelerate ako. So hindi ko sure kung sa variator ba or sa pulley, I don't know. So medyo pagod na ako. So bukas ko na lang i-continue to. Nakailang try ako kanina ng different combination ng mga belt na meron ako dito, ng pulley, drive face, lahat. So hindi ko alam ba't may maingay, parang rattling noise. So tatanungin natin yung mga
tatanungin ko pala yung mga tropa kong expert dyan. So ayun, so yun lang yung update, no? Yung carbon fiber na reed valve nakabit ko na rin, so okay na siya. Yung EGR system niya natanggal ko na rin. So nung tinitesting ko kanina, parang medyo nag-improve na konti yung power niya. So yun. Ano pa ba? So ayun lang, no. Medyo pagod na ako eh. Nakailang kalas na ako nitong panggilid. So tomorrow ko na lang ulit i-continue mag lilikpit na ako. Ayun. Ayun guys, salamat sa panonood. Bukas ulit. Babush.